25 ng Marso, Miyerkules, ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa 6 na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David, at Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya, sumasa iyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayon, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang Anak ng Kataas-Taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Magahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman. Talagang walang katapusan ang kanyang paghahari." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito gayong di ako ginagalaw ng lalaki?" At sumagot sa kanya ang anghel, "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-Taasan, kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging Anak ng Diyos. At nagdalantao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, at nasa 6 na buwan na siyang tinuturing na baog. Wala ngang imposible sa Diyos." Sinabi naman ni Maria, "Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sinabi naman ni Maria, "Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Sa kanyang tugon sa pagbati ng Anghel Gabriel, ipinamalas ni Maria ang kanyang kahandaan at ang kanyang malalim na pagkaunawa sa mga plano ng Diyos. Ang isang tapat na lingkod ay marunong at handang magtiis, sumunod at magpakumbaba. Sa puntong ito, huwara natin si Maria sa pagiging alagad ni Kristo. Dahil sa pagtanggap ni Maria sa plano ng Diyos, nagkaroon ng katuparan ang planong pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Pasalamatan natin si Maria sa napakalaking biyayang ito para sa atin, at naganap ang lahat ng ito dahil sa kanyang malaya at bukas palad na pagsunod. Pagsasagawa, mahal naming ina, tulungan mo po kaming maging katulad mo sa pagtalima sa Diyos upang maghari din ang kanyang kalooban sa amin. Amen.